Formal nang umapela ang tatlong senatorial candidate ng Nationalista Party sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng Chief Justice appointment. Nagbabalik sa kanyang hataw na balita si Benedict Galaza. Bisitito pa rin ang ilang grupo na harangin na napipintong pagtatalaga ni Pangulong Gloria Arroyo ng susunod na Supreme Court Chief Justice. Formal nang naghain ng motion for intervention at motion for reconsideration sina Representative Lisa Masa sa Turo Ocampo at Atty. Adel Tamayo sa Korte Suprema. Hiniling nila na baligtarin rin ang nauna nitong desisyon na bigyan ng kapangyarihan sige ng Arroyo na mamili ng punong maestrado. Duda ang nasyonalista senatorial balls na gagamitin lang ito ni Ginang Arroyo sa pansariling kapakanan. Hindi kami nandito dahil galit kami sa mga justices ng Supreme Court o wala kaming tiwala sa kanila. Wala kaming tiwala kay GMA, hindi sa mga justice. Hindi sila nawawala ng pag-asang kakatigan ng mga maestrado ang apela. Para na rin itong pag-apil namin, kapakanan na rin ng Supreme Court for their own maybe peace of mind na ang hindi masisira ang pagtingin ng publiko sa integridad ng Korte Suprema na bilang pinal na arbiter. Nagsagawa din na maiksim programang ilang kabataan bilang suporta sa paghahain ng motion for reconsideration. Aharap tayo sa eleksyon. Sana makinig ang Korte Suprema. At ganun din, sana si Presidente Arroyo, hanggat hindi nare-resolve ang issue na ito, ay huwag mag-appoint ng new Chief Justice of the Supreme Court. Yun ang aming panawagan. If we have a failure of elections or a failure of proclamation, yung issue kung sino ang magiging acting president, pupunta yan sa Supreme Court. At ayaw natin na malagyan ng bahid yung Chief Justice dahil if it is GMA who will appoint the Chief Justice, ang iisipin ng tao that this Chief Justice will make the court rule in her favor. Samantala, hindi naman mawala ang hinala ng ilan na ginagamit lang ng tatlong kandidatong pagkakataon para mapansin ngayong panahon ng halalan. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.